dito kahit walang kain kami. Nagtatrabaho dito kahit walang kita. Kasi gusto namin na makakita kami ng ginto. Magkukay ka. Hindi, basta sobrang hirap, pagod na pagod. At saka ganito, mangyayari, swerte-swerte lang. Mahirap. Sobrang hirap. Nagsimula ko, 14 years old. Sa Mimina. Mahirap kasi bata pa, wala pang experience. Pag mayroong ginto, mayroong ginto. Pero wala, wala. Kung mayroong bibigyan kami ng gasya, salamat kami malaki. Pag hindi kami bibigyan, survive rin kami dito. Ito lang tayo ang pakinabuhian namin. Kaya ganito pala ang buhay. Ganito, pampaso. Pag ito naguho, patay. Pag ito naguho, patay. Pag ito naguho, patay. Hindi ka makalabas. Pag ikaw mahulog, patay. Kung magsasabi yung aming team leader na 24 hours tayo, 24 hours kami. Magsasabi na dalawang araw tayo pasok, dalawang araw. Isipan mo magminig kasi gusto ko makakita ng pera. Para meron akong pambili. At meron akong mga gastos. Kaya nagmimina ako. Kasi dahil sa kahirapan, ganito. Kaya walang suporta sa pamilya, ganito. Nagmimina. Siyempre, kung meron akong pera, hindi lang ako magmimina. Mag-aaral pa ako. Mahirap talagang magtrabaho sa tubuan, lalo na pag mainit. Bibilad ka sa araw, tapos pag nagsusunog ka ang init ng tubo. At yung nag-aabuno rin yung mga chemicals na nalalanghap. Pag nauubusan kami ng tubig, walang makukunan doon sa tinatrabuhan namin dahil hindi nagdadala yung amo ng tubig. Wala ring tubig na mapagkukunan mo. Patay na lang kami sa pag-uwi namin at doon kami iinom sa bahay namin. Lima kaming magkakapatid. Ako yung sumasama sa tatay ko dahil ang nakakatanda naming kapatid ay special child. Kaya ako na lang yung sumasama sa tatay ko. Alam ko na kulang lang yung kinikita niya. Kaya yung nalaman ko nung nagkasakit yung tatay ko, hindi ko na siya pinabalik doon sa trabaho. Sa kidney ang kanyang sakit. Hindi rin siya pwedeng magbilad ng init, yun ang sabi ng doktor. Nagpaalam kami sa amo namin na aalis muna ang tatay ko dahil nagkasakit. Ayun, sabi ng amo namin, papayag daw siya pero dapat ako yung maiwan. 6 na taong gulang pa rin po akong nagtrabaho doon sa kampuhan nung pumalit ako sa tatay ko. Tosan 12 pa, malis ako doon sa amin. Malis kami ako sa amin dahil sa kahirapan at saka hindi nila mabigay ang aking pangangailangan. Kung saan-saan, kung babalik pa ako doon, yung mga kapatid ko hindi na makakain kasi ako, malakas kasi ako kumain eh.
Mahirap maghanap doon sa amin ng bigas eh. Ang ano lang, trabaho lang doon, mangingisda, tsaka nipa, tsaka nyug. Kaya nagdesisyon ako na umalis na lang doon na lugar. Magpunta-punta na lang ako dito sa Diwalwal. Nakagising na kami sa alas 3 hanggang sa alas 4. Nag-aantay na lang kami sa sasakyan namin papunta doon sa tinatrabahoan namin. Nagsasakay kami ng truck. Tapos, ang layo ng pinupuntahan namin. Tatanim lang kami ng tubo. Minsan, nagsusunog kami ng mga ganitong, yung sira ng tubo. Sinusunog namin para gawing pang-abuno sa tubuan. Yung sweldo namin, 120 po talaga yung araw. Mabibili po ng bigas na 120, 3 kilo lang po talaga yung nabibili. Kulang pa nga po sa amin lahat. Mahirap kasi wala akong kasama doon sa pinagtatrabuhan. Kaya po nawalan kami ng pinagkakitaan noon kasi yung lupa po ng lolo ko, kinuha po ng kumpanya. Sila na yung kumuha doon sa namin lupa. Hindi rin namin mababawi dahil wala rin naman kaming pera pang punta doon sa Maynila para mabawi yung titulo doon sa Maynila. Kung sa amin pa siguro to ngayon, hindi po kami maghihirap. Hindi kami nakakatrabaho sa tubuan. Ang mga po rin namin, ang katutubong kasama ko, napipilitan silang magtrabaho dahil hindi sila kayang maipagparal ng kanilang pamilya dahil kulang din po nga talaga sila sa panggastusin. Kagaya ko rin po, hindi kayang mapag-aral. Mayroong mga taga Manila daw na dumating. Sabi ko na. Paglabas ko, nandiyan na sila, interview ako. Ano ba talaga ang trabaho mo? Isang po ako, nasa tunnel. Sabi nila, mag-aaral ka ba? Sabi ko, oo, mag-aaral ako. Sige, magpapatayo tayo sa dyan sa pag-asa ng paaralan. Grade 5 ako nakapaginto sa pag-aaral dahil doon wala nang maipagpaaral yung nanay at tatay ko sa akin. Hindi rin naman pwedeng pilitin na makapag-aaral dahil kung pipilitin, wala rin namang magawa dahil wala talaga kaming pangbayad sa paaralan. Minsan, naiingit ako sa nakapag-aral ng, nakapagtapos sila sa pag-aaral, pero hindi rin pwede na palagi ka lang maingit. Alam nga namang maingit ako sa kanila, wala kapos talaga ang pamilya ko. Sabi ko na, mag-aralan lang muna ako. Mabuti naman yung ginawa ko para hindi na po ako pumapasok sa tunnel kasi ang bata pa ko pa. Nag-aral ako dito lahat, libre. Tapos mag-take down ng ALS, malilipat daw doon sa Mako. May pumunta na yung galing sa European. Pumunta sila dyan sa barangay namin. Hindi ko nga alam na nagpaano pala sila na kumukuha na pala sila ng estudyante kasi galing ako sa trabaho nung sila dyan, kumuha sila ng estudyante. Nung pag-uwi ko, pumunta ako dun sa dato chiefty namin na magpatulong na makapasok ako. Ngayon, doon di alam ng nanay ko na
nagpa-enroll pala ako hanggat sa nabuo tong eskwelahang to, nakapag-aral ako dito. Aking teacher naman, maganda naman siya kasi tinutulungan talaga niya ako ng pagbasa kasi muna, hindi pa siya ako masyadong bumasa. Pag marunong ako bumasa, tinuruan na naman ako niya ng ano, plus. Kasi hindi tayo marunong mag-plus eh. Kasi grade 2 pa tayo. Maraming natutunan ko. Ang sabi lang nanay ko, saan daw ako nag-enroll at bakit daw ako nakapag-enroll doon sa dito sa Eiler? Ang sabi ko lang po sa kanya, sabi ko, pumunta ako doon sa kay Tatay Bukay, yung chieftain namin. Sabi naman po ng chieftain na, kung papayag yung nanay mo, di mag-ano ka, magpa-enroll ka doon sa kay Ma'am Leia. Sabi ko sa kanya, magpapa-enroll po ako. Sabi niya, oh sige, dahil kulang pa yung estudyante namin. Yun, nagpasalamat yung mama ko na nakapag-aral ako. Tama ba? Meron natutunan ko sa teacher ko kasi sabi nila, magrespeto, gumalang, at saka responsibilidad mag-aral. Kung hindi daw ka magrespeto sa isang tao, at sila po, hindi po sila magrespeto sa iyo. Marami pong naitulong sa amin dahil kaming lahat na dito nakatira ay nakapag-aral dito, tas ano rin, natuto din kaming gumawa ng gawain sa bahay kasi tinuruan nila kami. At isa na rin yung ano, nagpapasalamat din po yung magulang namin dahil nakapag-aral kami sa libreng paaralan, wala kaming binabayaran. Libre pa kami sa gamit pang eskwela at libre pa rin kami sa pagkain. Access! Iba kasi dito sa amin, wala talagang trabaho. Kasi hindi nakapag-aral ang mga nanay nila dito eh. Kagaya ng tatay ko, hindi nakapag-aral. Ang natapos lang nga ng tatay ko, hindi nga siya nakapagtapos ng grade 3. Kaya lumaki yung mga, ano dito, yung mga nanay ng mga bata dito na hindi nakapag-aral. Kaya wala silang makuhang trabaho. Sa tingin ko, parang hindi po talaga mawawala yung child labor dito kasi yung mga bata na katulad ko, lumaki na sila sa tubuhan. Ngayon nga, yung mamaliit pa na bata nagtatrabaho na. Parang kunti nga lang din ang nag-aaral dito nung una. So, yung iba, huminto rin dito sa Eiler kasi nga, nagtatrabaho din sila sa tubuhan. Malaking gamit naman yun sa akin kasi tinuruan ako nila na ganun. Kasi kung hindi ako tinuruan, siguro walang respeto. Tsaka sabi nila na ganun, mag-aral kasi walang mag-agaw sa iyo ng edukasyon.